Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, daan-daan ang bigong makakuha ng bar exam sa higit 30 local testing sites sa bansa. Ayon sa Office of the Bar Chairperson, may kabuang 11,790 ang dapat ay kukuha ng dalawang araw na pagsusulit mula noong Biyernes, February 4 at Linggo, February 6. Gayunman, marami sa mga ito ang hindi nakakuha ng exam, gaya ng 290 na nagpositibo sa antigen tests na ginawa ng Korte Suprema habang ang iba ay lumabag naman sa polisiya at honor code. Itong unang pagkakataon na nakapagdaos ng bar exam matapos ang dalawang taon sanhi ng COVID-19 pandemic. Unang pagkakataon rin na ginawa ang pagsusulit sa iba't ibang venue at sa halip na apat na araw na gaya ng mga nakaraang bar exam ay pinaikli ito sa dalawang araw lamang. Mayroong higit sa 500 lugar sa bansa ang nanatiling nasa ilalim ng granular lockdown. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, sinabi ng Philippine National Police o PNP na umakyat sa 590 ang isinailalim sa lockdown. Sa report na nakarating sa PNP, mayroong 105 areas sa Ilocos ang nasa granular lockdown. Nasa 81 naman sa Cagayan Valley, 7 sa Mimaropa, 6 sa Metro Manila at 1 sa Zamboanga Peninsula. Ayaw patulan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang usap-usapan na papalitan niya ang presidential aspirant at running mate na si Ferdinand Bongbong Marcos. Lumutang ang ganitong senaryo, lalo't nakabitin pa rin ang disqualification case na nakahain sa COMELEC laban kay Marcos. Ayon kay Mayor Sara, ayaw niyang isipin na may ganitong mangyayari lalo't hindi pa naman tapos ang laban. Hindi rin umano pinag-uusapan sa kanilang panig ang posibilidad na ma-disqualify si Marcos o anumang kontrobersyang bumabalot sa kampo ng dating senador. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.